Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon! Noong panahong iyon, nagtipon-tipon ang mga Pariseo nang mabalitaan nilang napatahimik ni Jesus ang mga Saduseo. At isa sa kanila, isang dalubhasa sa kautusan ang nagtanong kay Jesus upang subukin ito. Guro, alin po ang pinakamahalagang utos sa kautusan? Sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa at ng buong pag-iisip. Ito ang pinakamahalagang utos. Ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito, nakasalalay ang buong kautusan ni Moises at ang turo ng mga propeta. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Good morning mga kids! Andito na naman tayo sa huling linggo ng buwan na ito upang magnilay-nilay sa mga salita ng Diyos, sa salita ni Jesus. Ang mga salita ng buhay, ang mga salita na nagbibigay sa atin ng buhay at ang salita na magdadala sa atin sa buhay na walang hanggan. Sa linggong ito, narinig natin ang dakilang utos ng ating Panginoon, ang magmahal sa Diyos ng buong puso, buong pag-iisip, buong kaluluwa, at ang pagmamahal ng ating kapwa gaya ng pagmamahal sa sarili natin. Ang dakilang utos na ito ay mahirap intindihin. Maalala ko, pinag-aralan namin ito ng ilang buwan nung seminarista pa ako. At ang hirap talaga intindihin ang dakilang utos na ito. Pero may maalala kong isang bagay. Sabi ng professor namin, maiintindihan natin at may sa buhay ang dakilang utos na ito kung kilala natin si Jesus. Si Jesus pala ang susi upang maintindihan ang dakilang utos na ito at may sa buhay ito. Dahil kung wala si Jesus, hindi natin makikilala kung sino ang Diyos. Hindi natin makikilala kung sino ang ating kapwa-tao at hindi natin malalaman kung ano talaga ang totoong pag-ibig. Kaya kailangan si Jesus. So, sa linggong ito, ang tanong natin ay ganito. Kilala mo ba si Jesus? Magkaibigan ba kayo ni Jesus? May malalim ba kayong ugnayan ni Jesus? Kasi kung wala, walang kwenta ang buhay natin. Hindi natin maintindihan ang dakilang utos na ito at hindi natin maintindihan ano nangyayari sa buhay natin. Kaya, dalawa, yan ang tanong natin. So, dalawang bagay ang gagawin natin ngayon. Una, sikreto para magkaroon tayo ng malalim na kaugnayan ni Jesus. One, kailangan talaga natin maghanap ng panahon na makipag-usap sa Kanya. Ang mga magkakaibigan ay nag-uusap dahil ang bunga ng pag-uusap ay pag-ibig at pagkakaibigan. Kaya kung walang pag-uusap, walang pag-ibig na mangyayari. Pangalawa, hindi lang mag-uusap, maghanap din tayo ng panahon na makinig kay Jesus. Palagi may sinasabi si Jesus sa atin. Kaso nga lang, sobrang ingay natin, andiyan yung Facebook, andiyan yung Twitter, andiyan yung laptop, and everything. Kaya hindi tuloy natin napapakinggan ang salita ng Jesus. Kaya dalawang bagay, ano? Makipag-usap at makinig. At ang bunga nitong dalawang ito ay ang malalim na pagkakaibigan kay Jesus. So ito ang hamon sa atin ngayon sa linggong ito. Kaya mga kids, kailangan magkaroon tayo ng malalim na pagkakaibigan kay Jesus upang tayo ay marunong umintindi sa kanyang dakilang utos at may sa buhay ito. Okay? Bago tayo maghiwalay, paalala ko sa inyo, dalawa araw na lang magkakaroon ng undas. Hindi ito Halloween ha. Ito ay kapistahan ng pag-aalala natin sa mga nauna sa atin. Yung mga nasa langit, kumita ng tulong sa kanila. At yung mga nasa purgatory, pagdasal natin sila upang makapasok sa langit. So, celebrate tayo ng undas ng tama. Okay? Bye-bye! God bless! See you soon!